First problem, if x is to y equals 3 is to 2, find 2x plus y is to x minus y. Pagka ganito yung mga problem na kung saan yung proportion ay ganito mga itsura, na kung saan yung isa sa mga sides ng proportion ay puro mga variables, mga single variables, at yung other side ay puro mga quantities, you can solve right away the values of x and y in terms of k. So, yung x dito magiging 3 times k. Yung y dito magiging 2 times k. Yun ay isang technique na applicable pag ganito yung form ng proportion. Again, yung x magiging 3k, tapos yung y magiging 2k. Ngayon, balikan natin yung tinatanong niya, kopihin natin. Dahil naka-ratio form yan, gawin natin siyang fraction form. Dahil mas madaling mag-solve ng proportion kapag or ratio kapag naka call fraction form siya. Next, ang pwede natin gawin dito ay i-substitute. No, lahat ng x gawin nating 3k, lahat ng y gawin nating 2k. So itong 2 times x magiging 2 times 3k. Itong y magiging 2k na lang. And similarly, yung denominator ganun din, magiging 3k minus 2k yan. Tapos simplify natin to 2 times 3k, 6k plus 2k. Tapos, all over 3k minus 2k is simply k. Ngayon, lumabas na simple na lang to, di ba? Kasi meron na tayong mga like terms. So, pagsamahin natin 6k saka 2k, yun ay 8k. All over or over k. Now, yung 8k over k, pwedeng ma-simplify further pa yan dahil yung k divided by k is simply 1. Kaya ito ay 8 over 1. Or simply 8. Pero dahil ratio ang hinahanap natin, dapat naka-ratio form to, naka-fraction form. So ito ay 8 over 1. Tandaan natin na ang ginamit nating expression ay yung mismong tinatanong niya. So kung ano man makukuha natin sa ating last part, yun na ang value ng hinahanap natin. So therefore, yun yung final answer. The ratio 2x plus y is to x minus y is equal to 8 is to 1. Now, to check whether our answer is correct or not, pwede tayong gumamit ng substitution. Kopihin lang natin yung given, pero naka-fraction form, 2x plus y over or all over x minus y. Sabi natin sa ating conclusion, it is equal to 8 is to 1. Kaya ito ay must be equal to 8 is to 1. Cross multiply, ito ay magiging 2x plus y equals 8x minus 8y. Tignan natin kung ano mangyayari. Let's combine the variable x on the left side and the variable y on the other side. Ito ay magiging 8x minus 2x equals 8y minus or plus y. Copy? 8x minus 2x is 6x. Pwede nyo solve on your own sa scratch paper nyo kung pareho yung lalabas. Equals 9y. Next, we can use the converse of the cross multiplication property of proportion. Ito ay magiging x over y equals 9 over 6. Na yung 9 over 6, pwede ma-simplify further. X over y equals 3 over 2. And that's it. Bumalik tayo dun sa mismong condition o yung given. Okay? So that's it. Tama yung ating final answer na ang ratio ng given or pinapahanap ay 8 is to 1. Problem 2. If x is to y is to z equals 3 is to 2 is to 1 and x squared minus y squared minus z squared equals 16, find the positive values of x, y, and z. So this time, pinapahanap niya na ay yung mga values mismo, yung mga actual values ng x, y, and z. Pero dapat positive. So katulad nung kanina yung problem 1, di ba? Pwede natin gamitin yung technique natin. So isolve natin yung x, y, and z by inspection in terms of k. So yung x dito magiging equal sa 3k, yung y magiging equal sa 2k, yung z magiging equal sa 1k or simply k.
Next, kopyahin natin yung pangalawang condition at isubstitute yung mga values ni x, y, and z in terms of k. Lagay natin sa parenthesis para safe. Okay, so ngayon, simplify natin isa-isang bawat isang term. 3k squared is 9k squared. Tapos ito magiging negative 4k squared, magiging minus k squared. Tapos combine natin itong mga terms na to dahil pare-pareho like terms sila. And then divide both sides by 4. And that gives us k squared equals 4. Ito ay isang quadratic equation na walang linear term. Kaya we can solve this one by extracting square roots method. So alam naman natin na magiging dalawa yung roots niyan. Isang positive at isang negative. So square root of 4 are positive or negative 2. Ngayon alam na natin si k, pwede natin balikan yung kanina, yung itong tatlong to. Substitute natin yung k para makuha natin yung actual values ni x, y, and z. Kopihin natin tatlong yan. However, ang sabi sa pinapahanap ay positive values only. Kaya yung negative 2 dito ay disregard na natin kasi magiging negative lahat yan kapag sinubstitute natin. So try natin yung 2 lang. Okay, x equals 3k. Ito ay magiging x equals 3 times 2. And that is 6. Pangalawa, y equals 2k. That is y equals 2 times 2. Kaya magiging 4 na lang yan. And yung last one, pinakamadali yan. Substitute lang. Tapos yun na. So that's it. Ito na yung ating final answer. The values of x, y, and z are 6, 4, and 2 respectively. Ngayon, to check, balikan natin yung condition. 6 is to 4 is to 2 ito, di ba? Yung tatlong to. Kapag sinimplify mo yung tatlong yan, may GCF sila na 2, di ba? So magiging 3 na lang to. Ito 2, ito 1. Kamukha nitong 3 is to 2 is to 1. Next, yung pangalawang condition. Try natin dyan. Gamit tayo ng pen tablet. Ito ay magiging 6 squared minus 4 squared minus 2 squared equals 16. Dapat yung left side magiging equals sa right side. 6 squared is 36 minus 16 minus 4 equals 16. 36 minus 16 is 20 minus 4 is 16, which is equal to the right side, which is 16 also. Kaya we are now confident na tama yung ating conclusion na 6, 4, and 2 ang inaharap nating values. Last item, if x and y represent two non-zero numbers, find the ratio x is to y if 2x squared plus xy minus 3y squared equals 0. So, parang mahirap siya kasi mayroon tayong quadratic equation. Pero madali lang yan. So, kopihin muna natin yung condition, yung 2x squared plus xy minus 3y squared equals 0. Ngayon, dahil ito ay quadratic equation, gawin natin siyang factored form. Ang factored form yan ay the quantity 2x plus 3y times the quantity x minus y equals 0. Next, using the product property or zero product property, yung bawat factor, equate natin sa 0. Tapos yung pangalawang factor, magiging x minus y equals 0. Next, pag-iwalay natin, yung 2x plus 3y equals 0, gawin natin 2x equals negative 3y. Pag-iwalay natin yung dalawang terms. Tapos, ito ay makakabuo na ng proportion dahil ito ay product na ng extremes and product ko ng means and extremes. So ngayon, ang goal natin ay magkaroon ng x over y sa isang side. Pag ito, di-divide natin by y at tinanggal yung 2, magkakaroon na tayo ng x over y sa left side. At kung ano man yung lalabas sa right side na walang variable, yun ang magiging sagot natin. Next, by using the converse property, the converse of the cross multiplication property, we can transform this one, this equation into x over y equals negative 3 over 2. Next, yung pangalawa, paghiwalay natin yan, x equals y. Tapos, magiging x over y equals 1 over 1. Balikan ko lang to para maging clear. Yung converse na binabanggit dito ay kabaliktaran ng cross multiplication. So, kung babalikan nito to, yung means x times 2 is 2x. Tapos yung negative 3 saka y, magiging negative 3y. Kaya siya tinawag ng converse ng cross multiplication property. So tandaan ninyo, kapag ganito yung itsura ng equation, pwede na siyang bumalik sa fraction form ng proportion. Okay, tulad dito,
Ganon din ang ginawa natin. So ngayon, dalawang possible answers, negative 3, dalawang answers should I say, negative 3 over 2 and 1 over 1. So yun na, the ratio x is to y is equal to negative 3 is to 2 or 1 is to 1. Ngayon, paano ba check yan? Balikan mo lang yung condition palagi ng given or ng problem. Copyin natin, huwag natin copyin, substitute natin kaagad. Try natin si negative 3 is to 2. So lahat ng x magiging negative 3. Diretso tayo sa substitution, ito ay magiging 2 times negative 3 dahil ang x ay negative 3 squared plus x times y, yun ay negative 3 times 2 minus 3 times the value of y, yung 2 squared equals 0. Dapat yung left side magiging 0. Simplify natin to, magiging negative 3 times negative 3 is 9 times 2, magiging 18 lang yan. Negative 3 times 2, negative 6. Ito ay 2 times 2, 4 times negative 3, that is negative 12. Ayan, nakikita na natin. 18 minus 6 is 12. 12 minus 12 is 0. Yung 0 ay equal sa 0. Kaya tama. Tama yung negative 3 is to 2. How about 1 is to 1? Ganun pa rin, substitution. 1 or 2 rather times 1 squared plus 1 times 1 minus 3 times the square of y, which is 1, equals 0. Simplify natin to. 1 times 1 is 1 times 2 is 2. Next, plus 1 times 1 is 1. Tapos 1 times 1 is 1 times negative 3 is negative 3. So yun na. 2 plus 1 is 3, minus 3 is 0, which is equal to the right side, 0. Kaya we are confident na ito ay mga tamang sagot. Negative 3 is to 2 or 1 is to 1. So that's all. Goodbye and thank you.